Bakit napakadaling mangutang pero napakahirap magbayad? May mga tao na sila na nga ang nangutang, sila pa ang galit kapag sinisingil na sila para magbayad. Ikaw ba ay may utang at gusto mo nang mabayaran ito ng mabilis? Before we proceed, don't forget to like this video and kung bago ka sa channel ko, click on the subscribe button and hit the notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Ikaw ba ay may utang at nais mo nang makabayad? Kung gusto mong malaman kung paano, just watch this video until the end. Hello once again, it's me Rowella and welcome back to my channel. So alam naman nating lahat na ang pagkakaroon ng utang ay isang pangkaraniwang problema natin. Ito ay nakaka-stress. Siyempre, sino ba naman ang hindi may stress kakaisip kung paano ito babayaran? Pero minsan kasi dumarating yung time sa buhay natin na wala tayong choice kundi ang mangutang. Pero paano ba natin ito mababayaran ng mabilis? Kaya naman sa video na ito, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mo mababayaran ang utang ng mabilis. Number 1, review your spending habits. Ang pag-review ng iyong spending habits ay isang mahalagang hakbang para makabayad sa iyong utang ng mabilis. Isang paraan upang simulan ang pag-review ng iyong spending habits ay ang pagsubaybay sa iyong mga gastos sa loob ng isang buwan. Gumawa ng listahan ng mga gastusin or expenses gaya ng bills, grocery, food, clothing, shopping at kung ano-ano pa na maaari mong idagdag sa listahan mo. Once makumpleto mo ang listahan mo, makikita mo dito kung ano ang pinakamalaki mong ginastos. Let's say, malaki pala ang nagagastos mo sa loob ng isang buwan sa pag-shopping or pagbili mo ng mga luho. This is the time na bawasan ang pagbili mo ng hindi naman importanteng mga bagay. Bilhin lamang ang mga bagay na kinakailangan, hindi ang gusto. Ito yung sinasabi nila na needs versus wants. Sa paraan na ito, malaki ang matitipid mo at may maitatabi ka pa na pera na pwede mong ipunin pambayad sa mga utang mo or loans mo. Number 2, create a budget or gumawa ng budget. Para mabilis na makabayad ng utang, dapat alam mo kung gaano karaming pera ang pumapasok at kumalabas. Ang paggawa ng budget ay nagbibigay sa iyo ng isang malinaw na visual ng iyong kinikita at ginagastos. Ito din ay magbibigay sa iyo ng idea kung saan ka dapat mag-focus sa pagbabawas ng gastos upang makatipid ng pera. Ang pagbabudget ay makakatulong sa iyo na makita kung saan napupunta ang iyong pera. For example, 50% ng iyong kita ay para sa mga needs mo or pangangailangan gaya ng pagkain, grocery at bills. 30% naman sa savings mo or pambayad mo sa mga utang. At 20% naman sa mga extra mo para gastos. Depende na sa inyo kung paano nyo ibabudget ang kita mo. Pwede mo din isulat ito sa planner mo or mag-download ng apps para matrack mo ang budget mo. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay ang disiplina sa sarili na dapat mong sundin ang budget mo para mas mabilis kang makabayad ng utang mo. Number 3, use cash instead of debit card or credit card. Gumamit tayo ng cash sa ating pamimili instead of debit card or credit card. Dahil pag cash ang gamit natin, nagkakaroon tayo ng sense of control over spending. Kasi kapag sakto lang ang dala mong cash, maiwasan mong pagiging impulsive buyer. Unlike kasi sa debit card or credit card. At pag credit card naman ang ginamit mo, chances are mas mapapalaki pa ang gastos mo dahil mataas din ang interest rate plus lalo ka pang mababaon sa utang instead na mabayaran mo na ito agad. Number 4, delete online shopping apps or gastos apps. Alam ko marami makaka-relate dito, lalong-lalo na pag mahilig ka magpabudol sa mga nakikita mo sa Lazada at Shopee, especially kapag may sale sila or promo. Minsan kasi kapag bored ka at wala kang magawa, di mo maiwasang mag-browse ng mga items sa Lazada or Shopee tapos mapapagastos ka ng wala sa oras dahil may nagustuhan kang bilhin. Lalo itong hindi makakatulong sa pag-iipon mo ng pera dahil napapagastos ka ng biglaan. Dapat mong i-check sa phone mo ang mga apps na dahilan kung bakit ka napapagastos ng biglaan, gaya nga ng Shopee at Lazada. Kaya i-delete ito para hindi ka matukso na bumili at mapagastos dahilan para maubusan ka ng pera. And number 5, prioritize your debts. Ibig sabihin,
Unahin ang mga utang na may pinakamataas na interest bago ang iba. Ang mga utang na may mataas na interest, kagaya ng credit card, ay maaaring magdulot ng mas mabilis na paglaki ng halagahan ng utang. Kung maliit lang naman ang balance mo sa credit card mo, bayaran mo na siya ng buo para hindi ka ma-charge ng mataas na interest. At kung malaki naman ang balance mo at hindi mo siya kayang bayaran ng buo, pay more than the minimum amount due or magbayad ng higit sa minimum amount due. Makakatulong din ito para mabawasan ang interest charge at para mas mapabilis na mabayaran ang utang. Number 6, magbayad ka agad ng utang. Dapat maging responsible tayo na magbayad ng utang on time. Let's make it a habit to set a reminder bago mag-due date para mabayaran on time ang utang at para maiwasan ma-charge ng penalty or ng late fee. At kung sa kakilala or kaibigan ka naman may utang, magbayad ka agad once nagkapera ka para maiwasan ang di pagkakaunawaan or pagkakasamaan ng loob. Huwag na natin hintayin na singilin tayo. Magpusa na tayo na magbayad ng utang sa kanila. Baka pumangit pa ang reputasyon mo pag isa ka sa mga taong nangutang na hindi marunong magbayad. Alisin natin sa mindset natin na friends naman kami kaya okay lang muna na hindi ko siya bayaran or mayaman naman siya or marami siyang pera kaya hindi ko muna siya babayaran ngayon. Dahil baka sa susunod, pag may emergency ka at wala kang choice at ibang option, hindi ka na makakaulit na makahiram sa kanila dahil sa ginawa mo. Dapat maging responsible ka or tayo na tuparin ang binitawang pangako na magbayad ng utang sa taktang araw na sinabi mo. Number 7, huwag ka munang umutang ulit. May mga pagkakataon kasi na nangyayari ito. Dahil hindi kayo nag-budget at naubos ang pera mo, no choice na kundi mangutang ulit para may pangbayad ka ng utang mo. Ang tendency nun is, mas lalo kang nababaon sa utang. Paano ka makakaahon sa utang mo kung magdadagdag ka ng another utang, lalo na pag malaking amount ang inutang mo at may mataas pa siyang interest? Dapat matuto kang magtipid at mag-budget, hindi yung nangungutang ka o mangungutang ka ulit para may panggastos ka sa pang-araw-araw. Maging responsible ka at magkaroon ka ng self-control na magtipid at huwag muna gumastos. Number 8, have a steady income and increase your income. Dapat may steady income ka para may pambayad ka sa mga utang mo. Maghanap din ng ibang paraan upang kumita ng pera gaya ng paghahanap ng part-time job or pagtatayo ng business or mag-side hustle ka para madagdagan ang monthly income mo. Para just in case ma-short ka sa steady income mo, may pagkukunan ka pa ng iba or may paghuhugutan ka ng pera at hindi mo na kailangang mangutang pa. Ang pagkakaroon ng dagdag na income or pera ay makakatulong upang madali ang mabayaran ang mga utang. Maging responsible tayo at iwasan ang pagiging tamad dahil walang mangyayari sa'yo kung tatamad-tamad ka. And lastly, number 9, iwasang bumalik sa bad habits. Once nabayaran mo na ang lahat ng utang mo, iwasan mo nang bumalik sa dati. Iwasan mo nang maging maluho at iwasan mo na rin bumili ng kung anong-anong hindi na magkailangan. And make it a habit na mag-budget ng pera at itrack ang iyong expenses. Maging consistent ka. Kung nagawa mong magtipid nung time na nagbabayad ka ng mga utang mo, edi ituloy mo lang. Wala namang mawawala sa'yo sa pagtitipid ng pera. Mas maganda ngayon kasi madadagdagan pa yung pera mo or yung savings mo. Iwas utang ka pa. Para pag kailangan mo ng pera, meron kang pagkukunan and hindi ka na mangungutang pa. Kailangan mo lang ng disiplina sa sarili. Pag may disiplina ka sa sarili or self-control, magagawa mo ang mga tips na ito at mapapabilis ang pagbabayad mo ng utang. Alam kong mahirap pero kailangan mo itong gawin para makaahon ka sa utang or kung gusto mong makaahon ka sa mga utang. So I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito and if you have questions or suggestions kung anong topic ang gusto nyong gawin ko for my next video, just comment down below. But before we end, don't forget to like this video and kung bago ka sa channel ko, click on the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka once mag-upload ako ng new video. You can also follow me on Facebook and Instagram. And if you're into collecting action figures just like the ones you see here in my background,
visit and follow our online shop on Facebook. That's Arcolette's Hobby Shop. I'll be putting the link on the description box. Thank you guys, and I hope to see you on my next video. Bye!